Nasa magkano yung sahod mo kung okay lang sasabihin mo? Para yung mga kababayan natin sa Pinas, kung gusto nila mag-apply bilang visual merchandiser, at least may ideas lang kung magkano yung sahod mo. Basta na grabe laki! Ito yung mga kakanin dito, especially ngayong Ramadan. Ito yung mga kakanin dito sa Saudi. What's up mga kaibigan? Good morning nga sa inyong lahat dyan. Grabe, ang sarap ng tulog ko. Alam nyo kung bakit? Yung aircon pala namin, sira. Kaya yung nakaraan, sobrang init. Kaya ngayon, bago aircon namin, sarap ng tulog. Dire-diretso yung tulog. Ang lamin. Gusto ko lang shoutout yung mga kababayan natin na namumuno sa grupong ito sa SPGI, yung Samhang Pinoy sa GEDA International sa pagbigay sa akin ng baso na to. Maraming salamat. Ang sarap lang talaga tumambay dito sa rooftop. Alam niyo kung bakit? Since malamig yung hangin dito, malakas yung hangin, napakatahimik. Tapos, yun nga, pag may problema ka, pag may namimiss kang pamilya sa Pilipinas, tambay ka lang dito ka mag-emote. Tapos, dito ka magpapahangin. Ang kagandahan dito mga kaibigan, kasi halos every 5 minutes may dumadaan na aeroplano. Ayan, may dumana naman, bigla, ayan o. Hindi ko mahanap, saan ba? Basta may aeroplano dyan, dumadaan. Ayan. Yun mga kaibigan, yun ang kagandahan dito kasi nga, halos every 5 minutes may dumadaan na aeroplano, iba't ibang klaseng aeroplano. At ayun na naman mga kaibigan, paulit-ulit na lang, pasok ka naman sa trabaho, tapos mamaya babalik ka naman ng bahay, trabaho na naman, balik ka naman. Ganito lang lagi mga kaibigan, yung ginagawa dapat dito, mga OFW. So parang medyo mainit ang temperatura dito ngayon sa Jeddah mga kaibigan. Konting labas lang natin ng bahay, tingnan nyo naman, pawis na agad tayo. Gusto ko lang sabihin pala, kasi yung mga kaibigan ko kasi nagkwento sa akin na may mga hinuli daw kahapon na mga kabayan nga natin sa balad na naka-short. Kaya yun mga kaibigan, payong kaibigan na lang na sana iwasan nyo na lang din mag-short, lalo-lalo na pag pumunta kayo sa mga public areas. Tsaka alam naman natin naman talaga na pinagbabawal naman talaga na naka-short dito. Kaya yung mga kaibigan, doble ingat lang talaga. Yung mga kaibigan, abang-abang tayo dito ng taxi kasi hindi talaga ako sinundo ng driver ko ngayon. Kasi daw masakit katawan niya, nag-e-enarte. So ngayon mga kaibigan, pupunta tayo ng Assis Mall, doon tayo magtatrabaho. Not yet. A few inches later. At so ayun na nga mga kaibigan, nandito nga tayo ngayon sa Assis Mall at kasama ko ngayon dito si Dex. Dito kasi siya nagtatrabaho support lang ako dito ngayon. Dex in the City pala yung channel niya, YouTuber din siya dito sa Jeddah. So ayun na mga kaibigan, bumili kami ng ganito 10 per kilo. Tapos ito naman, ano pangalan nito, di ko alam, 20 per kilo. Sambusa naman, ito 1.25 per piece. Ang dami lang talagang kakanin dito mga kaibigan. Ito yung mga kakanin dito, especially ngayong Ramadan. Ito yung mga kakanin dito sa Saudi. Sobrang dami. Nakikita nyo nga, same sa previous vlog ko dito rin. Halos lahat nga lang pala ng Panda naka-sale. Tingnan nyo naman mga TV. Tapos yun yung mga banners nila dyan, puro naka-sale. Tapos dito nga, mismo sa harapan, mga chocolate na naka-sale. Sobrang dami mga kaibigan. Halos lahat ng items nila dito naka-sale. Ayun ang mga bedsheet. Naka-sale. Halos lahat ng bedsheet dito, mga comforter, naka-sale. Meron tago 100, meron 120, meron 180, meron 200 plus. Depende siguro to sa sizes ng mga kama. Tapos yun, may mga unan dito na insi na lang. Oh, as yun, mga bedsheet, mga 29 SR, dating 45, meron ding 35 na dating 65.
Maraming nakasail dito mga kaibigan sa banda. Hello mga kaibigan, naka-break time kami ngayon, katapos lang ng ginagawa namin. Maraming nagtatanong sa akin about sa buhay-buhay sa Saudi, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nag-comment nga nasa sa Pilipinas pa. Para magkaroon rin tayo ng idea, dito si Dix in the City mismo, tatanungin natin about sa mga gastusin niya dito, mga tips, kung magkano ba yung kinikita niya dito mga kaibigan. Kaya yun, tanungin natin siya habang kumakain tayo ng food. Sambosa. Hindi ko alam kung ano pangalan nito, grabe, sobrang tamis. Tapos ito nga yung sambusa. Grabe ang sarap nito. Ang ganda ng pagkagawa niya kasi more on meat siya sa loob. Hindi katulad sa Pinas nga, more on wrapper. I-try ko lang i-interview sa si Dex kung gano'n na ba siya katagal dito, ano trabaho niya, kung magkano sahod niya, kung ano yung experience niya dito sa Saudi Arabia. Ilang years ka na dito nagtatrabaho? Mag-3 years pa lang. Mag-3 years ngayong October. So ngayon naman kaibigan, tanungin naman natin siya kung ano yung experience niya, kung kamusta yung Saudi Arabia sa loob ng 3 taong pagtatrabaho niya dito sa bansang Saudi Arabia. Ayun, actually maayos naman ang Saudi. Actually, safe siya, saka yung mga tao rito is friendly. Talagang every time na kahit saan ka pupunta, lagi kang binabate, yung assalamualaikum, yan. Mostly yan ang maririnig nyo rito. Tapos ngayon, meron ngayon yung bagong labas ngayon na protocol na kahit saan ka pupunta, lalo na sa public area, public places, bawal ang naka-short na. So yun. Bawal na? Yes, kasi nung nakaraan, may nabalitaan kami dun sa balad. Ano kasi yun eh, public area yun dito sa Jeddah na pinupuntahan nila, mostly Filipino, pinupuntahan yun ng Filipino. So merong silang chinek na naka-short, so binawalan siya. So may multa yun guys, so kaya ingat-ingat. Yun, dagdag kaalaman natin yung mga kaibigan ha, na yun na nga, bagong law ba yan, pinabata? Oo, bago siya. Ayun nga, lalo na sa mga kalalakihan natin dito, mga kababayan natin dito na wag na lang po tayong naka-short pag lumabas, lalong-lalo na sa mga pampublikong lugar kasi nga mas mahirap na mamultahan tayo or mahuli pa tayo, baka ma-lead pa yan into deportation. Kaya yun na lang mga kaibigan, iwasan na lang natin. Kaya ano ba yung trabaho mo dito? Visual merchandiser. Yun na talaga yung trabaho mo mula pagdating mo dito? Oo, yun na. Hindi maganda. Nasa magkano yung sahod mo kung okay lang sasabihin mo? Sekreto na lang. Sige na, para yung mga kababayan natin sa Pinas, kung gusto nila mag-apply bilang visual merchandiser, at least may ideas lang kung magkano yung sahod mo. Basta nasa 50, yun lang. Grabe lakas! Grabe lakas! Grabe lakas! Grabe lakas! Kay pesos na yun? Oo. Peso. Lagpas pa doon? Oo, lagpas. Oh, grabe! Ngayon mga kaibigan, since nga nalaman natin yung sahod niya, tingnan din natin kung nasa magkano ba yung mga expenses niya monthly. Pagpalagay natin, halimbawa, magkano ba yung bahay mo? Nasa ano? Convert to peso na ba? Hindi, real na. Real? Sabihin mo lang 400 real. O, di ba? Bahay. Paano tubig kuryente? Kasama na doon. Ang tubig kasi dito, libre. Libre ang tubig mga kaibigan. Tubig. Kuryente ang ano, ang binabayaran, yun yung mahal. Kuryente. Ibig sabihin, nasa magkano kasama na yung kuryente monthly mo sa bahay? 400 real, sabihin mo na lang. Di ba? Isipin nyo. Yung bahay tsaka kuryente niya, nasa 400 lang. May mga friend ako na nagtatrabaho sa Dubai, sa Qatar. Yung boarding house nila, bed space. Tapos pag sa baba ka, 750. Pag tag sa taas ka naman, 800. O, diba? Dito sa Saudi, 400. Bahay na yon, kasama na yon, kuryente. As ka maluluwang ang bahay dito, guys. Hindi siya masikip. Kwarto yun, kaibigan, ha? Yung 400 niya, kwarto. Ilang kayo sa kwarto? Dalawa lang kami. Pero... Weekends lang yung kasama ko doon. Every weekends lang siya pumupunta. Oh, di ba? Sobrang luwa. Solo ko yung buong kwarto. Tapos, yun nga mga kaibigan, kaya pag po gusto mo talagang makaipon, mas advisable ko talaga na dito na lang kayo sa Saudi Arabia, isipin nyo yung bahay niya 400 lang kasama na kuryente. Dalawa lang sila, minsan siya lang mag-isa doon. Kwarto na yun mga kaibigan. Panalong panalo. Naman, pagdating mo naman sa pagkain, nasa magkano yung ginagastos mo monthly? Pagkain? Ako magastos ako sa pagkain. Sabi mo na 500. Yun, lahat yung pagkain mo yun, 500 real. Monthly? Oo, at saka, hindi kasi, ang point kasi doon, nagtatrabaho ka, diba? Kailangan mong kumain. Siyempre, bilhin mong gusto mong kainin, diba? Kaysa naman tinitipid mo sarili mo, magkasakit ka. Tama naman, may point ka. Pero, pansin ko talaga mga kaibigan, ang laki na ng ipon niya, sobra. Isipin nyo, magkano lang monthly sa bahay, magkano lang... Wala ah. May pinapagawa kang bahay, pinapadala sa inyo? Wala, more on support sa family. Yung bahay nyo, hindi mo ba pinapagawa? Ano lang? Renovation. Installment.
Ayos-ayos. Ah, okay. Wala pa, hindi pa. Okay. So ayun mga kaibigan, narinig na natin yung mga ilan sa mga katanungan nga natin dito kasi marami rin nagtatanong, lalong-lalo na sa akin, eh siya na yung sumagot. Kasi para magka-idea na rin kayo na manggagaling sa ibang tao. So yun nga, nagbabala kayong pumunta dito sa Saudi Arabia. Pag-isipan yung mabuti mga kaibigan. Para sa akin talaga okay sa Saudi Arabia. Safe naman dito. Tapos, ano pa ba? Nasa sayo yung kakapahamak mo. Kung gagawa ka ng mali, syempre, mapapahamak ka. Diba? Tama. Kaya yun mga kaibigan, pasalamat lang tayo kay Dex in the City. Ito yung channel name niya mga kaibigan. So, kung gusto nyo i-subscribe yung channel niya para mapanood nyo rin yung mga binavlog niya mga kaibigan. Thank you. Kaya yun, maraming salamat sa panonood. At maraming salamat Dex. Sana gabayan ka pa ni Lord. God bless sa'yo palagi dito sa Saudi Arabia. Ingat ka palagi. So ayan ang mga kaibigan, ito naglalakad na tayo sa labas kasi pauwi na tayo ng bahay. Ayan, tapos na yung trabaho natin, no? Yun nga ang buhay dito mga kaibigan. Ganito lang, papasok sa trabaho, uwi sa bahay, kakain, matulog, balik na naman sa trabaho. Paulit-ulit na lang, paikot na lang yung cycle na ganun mga kaibigan. Yun. Init sa labas. Ayun mga kaibigan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. God bless. Tsaka don't forget to subscribe my channel na rin pala mga kaibigan. Kaya yun, hanggang dito na lang. Paalam!